Isulat mo ang aking masasabihin. Gusto kong... Gusto kong kilalanin si Maribar bilang tunay kong anak. Pinilit ko po siya na pagkatapos niya gawin ang mga kailangan sa notaryo, umuwi muna siya para makapagpahinga kahit sandali. At para matignan si Crucita, ang apo ninyo o papa. Magandang hapon. Esperanza, tumatawag siya mula sa telepono sa klinika. Hello? Ay, Maribar. Iha. Ano yung tiya Esperanza? Ang iyong ama. Wala na ang iyong papa. Wala na siya. Pumalaw na ang aking ama. Iha, patahan mo ko. Kailangan kita. Masyado ako naguguluhan. Sige, pupunta na ako dyan. Hintayin niyo lang ako. Ikinalulungkot kong marinig ito, Iha. Si Arturo umupa sa'yo ng kwarto para sa isang dalaga, tama ba? May mali ba doon, Serio? Hindi. Pero... Pwede pa naman magbago isip ko't kansilahin ito. Ibabalik ko na lang sa kanya ang pera niya. Sa tingin ko makakabuti yon, pero... kapag nalaman ni Arturo na nagbagong isip mo dahil sa akin, masisira ang aming pagkakaibigan. Oh, sige. Huwag kang mag-aalala tungkol dyan, Serio. Hindi ko pinahihintulutan ng kahit na anong kabulustugan sa aking paupahan. Diba, nakalagay pa nga... Paupahan ni Josepina. Tahanan ng may dignidad at pinag-aralan. At alam yan ang kaibigan mo. Sinasabi nilang naisulat ang lahat ng mangyayari sa hinaharap. Hmm. Naniniwala ka ba sa tadhana, Ginang Josepina? Pwede. Maaari. Mukha yatang hindi ka naniniwala. Dahil naniniwala akong pwede nating baguhin ang ating tadhana kung gugustuhin nating baguhin. Hindi ako sumasang-ayon dyan. Naniniwala akong may record ang Diyos ng ating buhay. Talaga. Oo naman. Sa record na yun, nakasulat ang araw ng ating kapanganakan. Araw ng kamatayan. Nakasulat rin kung paano tayo mamamatay. Nakasulat rin kung magiging mabuti o masama ba tayong tao. Lahat-lahat. Nire-respeto ko ang paniniwala mo, pero para sa akin may kakayahan tayong baguhin at magsulat ng sarili nating tadhana. Nire-respeto ko rin ang paniniwala mo. At tungkol naman sa paparating mong bisitang si Gemma, maganda ka. Dahil sigurado akong ikaw ang maid of honor sa kasal. At kanino naman siya ikakasal? Kay Arturo, syempre. Ikinakailapan niya.
Pero sigurado akong pakakasalan niya si Gemma. Ngayon, wala na talaga akong pamilya, Corazon. Wala lang aking mama, ang aking lolo't lola. Ang aking asawa. At ang aking papa. Ang tanging nandiyan na lang ang aking anak. Anak, kahit hindi mo kami tunay na kadugo, nandito ako at si Padre Porres at mahal na mahal ka namin, mahal kong Marimar. At nandiyan din si Pulgoso. Pulgoso. Akala ko tapos na ang aking mga paghihirap. Ngunit alam ng Diyos, ang lahat ng bagay na kailangan ko pang harapin. Diyos ko, Senyora. Huwag niyong isipin ang bagay na yan. Hindi rin niya ako mahal, Perfecta. Hindi na ako mahal ang asawa ko. Hindi naman sa hindi kanya mahal, Senyora. Pero dapat niyong intindihin, nasaktan siya sa mga binitiwan niyong salita. Hindi niyo dapat ginawa ang bagay na yon. Kung hindi ko yung ginawa, sasabihin rin naman ito ni Nicandro. Mas gusto ko na ako ang nauna. Kung sa bagay, Senyora. Pero tignan niyo naman ang nangyari. Hindi, hindi. Hindi nagkakaganito si Renato dahil lang dun. Ay, pero siya na mismo ang nagsabi sa inyo. Ginagamit na lang yun para itago ang katotohanan. Ang katotohanan? Anong ibig niyo sabihin, Senyora? Perfecta. Sa tingin mo si Renato ay may ibang babae.